Nanika versus Meruem. Paano kung tuluyang tinalo ni Meruem si Isaac Netero at wala itong Poor Man's Rose? Paano kung hindi na rin kayang lumaban ni Adult Gon matapos niyang paslangin si Pitu? So sino pa kaya ang pwedeng lumaban at tumapat sa lakas ni King Meruem? Ang isa sa mga naiisip ko ay walang iba kundi si Nanika. So ano pa bang hinihintay natin? Let's go! Kaya ako nagawa ang video na ito ay dahil marami na rin akong nababasa ng mga teorya sa internet patungkol nga sa kung kaya nga bang talunin ni Nanika si Meruem. Ang sagot dito ay pwedeng oo o hindi. Well, bago ko magbigay ng aking kabuuang konklusyon sa aking sagot ay atin nga munang balikan at pag-aralan ng kaunti kung paano nga ba gumagana ang abilidad ni Nanika. But first of all, sino at ano nga ba si Nanika? Pinaniniwalaan na si Nanika ay galing sa Dark Continent, dala-dala ni Zig-Zoldyck noong kasama niya si Isaac Netero. At matibay nga rin ang ebidensya na ito ay isa sa mga kalamidad ng Dark Continent na tinatawag na Ai. Ito ay may limang pangunahing rule na alam ng pamilyang Zoldyck. Sa pamamagitan nga ng pag-eeksperimento nila at pagsasakripisyo ng ilan sa kanilang mga butler. Ang una, kapag mayroong namatay dahil sa hindi naibigay ang request ni Aluka, ang level ng request ay babalik sa level 1. Ang level na binabanggit ko mga ka-hunter ay ito yung level o hirap ng request na hinihingi ni Nanika. Example ng level 1 ay ang pag-request niya na siya ay kargahin. At ang example naman ng mahirap na level ay katulad na nga ng paghingi na niya ng sariling utak ng isang tao. Pangalawa, kapag si Aluka ay nagre-request sa isang partikular na tao at hindi pa natapos ang tatlong request nito, kung sakali mang magtago o iiwas ang taong kanyang hiningan ng request, ay hindi siya maaaring mag-request sa iba. Kagaya nga na nangyari kay Chubune. Habang binabalaan at pinapagalitan niya si Killua, ay randomly nga na nag-request si Nanika ng kuko ng kanyang hinliliit. Agad naman niya itong ibinigay at nagpaalam na umalis ka agad upang hindi na nga makapag-request pa ulit sa kanya si Nanika. Pangatlo, kung sakaling namatay ang taong hininga ng request ni Nanika nang hindi pa natatapos ang buong request, ay kinokonsidera na rin na ito ay isang failure. Meaning ay hindi na nga maibibigay pa ang mga request ni Aluka at mayroong isa o higit pa ang mamamatay depende sa antas ng level nito. Pang-apat, hindi maaaring mag-request si Nanika sa sino mang hindi pa niya alam ang pangalan. At ang panglima ay hindi pwedeng humiling ng magkasunod ang isang tao kay Nanika. Karagdagan sa mga ito, para mas lalo pa nga nating maintindihan kung paano ito gumagana, kapag mas mahirap ang humiling kay Nanika, ang magsasuffer nito ay ang susunod na hihingan niya ng request. Halimbawa na lamang, noong humiling ang isang butler nila ng 1 bilyong jenny na si Yasuha, ang nagsuffer nito ay si Kasuga na siyang butler nga rin ng pamilyang Zoldyck. Hiningi ni Nanika ang atay, bituka, gulugod at ang utak nito mula kay Kasuga. At matapos ngang ma-decline ang 4 na request na ito, ay mayroong 67 na katao ang namatay kabilang na ang kanyang sarili. Sinasabi rin na ang mga namatay ay ang mga taong laging kasama ni Kasuga noon, kabilang na ang kanyang mga kaklase at ang kanyang mga guro sa magkakaibang lugar. Ngunit bago nga magtapos ang election arc, napag-alaman natin guys na mayroon palang lihim na rule si Killua na siya nga lang ang nakakaalam. Ngunit sa kasamaang palad ay nalaman nga rin ito ni Illumi sa bandang huli. Kapag si Killua ang humingi ng kahilingan kay Nanika, ito ay isang pag-uutos o command. Meaning ay isinasantabi nito ang lahat ng 5 rule na nabanggit ko kanina. Sa madaling sabi, ay kayang-kayang utusan ni Killua si Nanika anumang oras kung gugustuhin niya nang walang anumang kapalit. Ang tindi, diba?
At ngayon na mayroon na tayong kaalaman kung paano nga ba nagagamit ang kapangyarihan ni Nanika, ay mabalik na tayo sa ating main topic. So kaya nga bang talunin ni Nanika si Meruem? Nanika, pakiusap, paslangin mo si Meruem. Mula nung umpisa pa lang, na-checkmate muna ako. Obviously ay oo. Kung sakaling malayo at hindi nila kaharap si Meruem, ay kayang-kaya nila itong paslangin. Dahil kung kaharap nila si Meruem, eh bago pa nga lang makapagsalita o utusan ni Killua si Nanika, eh mabilis lang silang mapupugutan ng ulo ni Meruem, diba? At hindi rin nga ito magiging madali guys para kay Killua. Bakit? Una, kung si Gon ay nasa bingit pa rin ng kamatayan matapos kang kalabanin si Pitu, malamang ay uunahin niya itong pagalingin. Pangalawa, dahil nga sa hinahunting sila mismo ni Illumi upang mapasa kamay niya si Nanika, ay magiging hadlang na naman ulit ito para kay Killua. Pangatlo, alam naman natin na pinapahalagahan ng gusto ni Killua sina Aloka at Nanika. Kaya naman, nasabi na nga rin niya na hinding-hindi niya na nga daw gagamitin ang kapangyarihan ni Nanika. Ito ay dahil para maprotektahan nga silang dalawa. Dahil kung iisipin natin guys, kung sakaling mamatay nga si Meruem ng isang hiling lang mula kay Nanika, ay hindi malayong mangyari na hanapin o imbestigahin ng mga hunter or ng V5 kung sino ang gumawa noon at alamin kung paano iyon nangyari. Maaring dagpiin si Nanika ng taga IPA or ng International Permit Agency kung saan dito pinag-aaralan ang lahat ng patungkol sa Dark Continent, kabilang na nga ang limang mga kalamidad. Marami rin ang magkaka-interes kay Nanika dahil sa pambihirang abilidad nito. Katulad na lamang ni Illumi na kating-katina na kontrolin muli si Killua para makontrol niya nga rin si Nanika. Ang ending ay habang buhay silang magtatago at hindi na nga rin magkakaroon si Aloka at Nanika ng freedom. At habang buhay rin na puprotektahan ni Killua sila Nanika. Dagdag pa nga rito ay kailangan din natin ikonsidera ang limitasyon ng pag-uutos ni Killua kay Nanika. Although mas magaling nga daw si Nanika sa pagwasak kaysa sa pagpapagaling, ay hindi pa nga natin alam ang buong kapasidad ng kapangyarihan ni Nanika. Dahil sa anime nga guys ay tanging dalawang senaryo pa nga lang ang nakikita natin kung saan inutusan ni Killua si Nanika ng walang kapalit. Una ay ang pagpapagaling nito kay Gon, at ang pangalawa ay ang pabalikin si Illumi sa kanilang bahay. Ito ay nangyari sa isang araw lamang matapos kang pagalingin ni Nanika si Gon. Ang tanong ay kaya nga bang utusan ni Killua si Nanika na patayin si Meruem ng walang kapalit? Yan ay hindi pa nga natin nakukumpirmahan hanggang ngayon. Pero kung pwede man, sa tingin ko guys, magagawa lamang hilingin ni Killua na patayin si Meruem kay Nanika ay kung sakaling nasa bingit na nga ng kamatayan ang pamilyang Soldic laban kay Meruem. Yung tipong hawak-hawak na ni Meruem yung leeg nila Silva at Zeno. Or pwede rin naman kung makikita niya na putol na nga rin ang mga paa at braso nila katulad na nangyari kay Netero. So sa kabuuan mga ka-hunter, sasagot nga na kung maglalaban nga ng one-on-one ang dalawa ay malaki ang tsansa dito ni Nanika na manalo. Basta kasama niya lang si Killua upang utusan siya na paslangin si Meruem. Pero what if guys kung paslangin nga niya si Aloka at lumabas mismo at makawala na sa katawan niya ang gas form na eye? Eh di mas lalong yari pala si Meruem ano? So hanggang dito na nga lang guys ang ating mixing video. At sana ay nagustuhan nyo ito at bigyan ito ng malaking like dahil malaking tulong na yan sa ating channel. And make sure pala na nakasubscribe ka na para lagi kang updated sa mga kwentuhang pang-anime katulad nito. Muli, ako po si Kuya Boy and kita-kit sa ating next video. Shoutout nga pala kila King of Gamer YT, Vendetta Brothers, kay Hansol Jamil, kay Dracul Mihawk, at kay Marwen Ormido. Yan, maraming maraming salamat po.